Peace Family. Isa akong estudyante na meron ding mga pangarap na kahit minsan miserably pilit pa rin nagsisikap. Balang araw makatapos at maiahon sa hirap, at ipamilya'y mairaos kapag ako'y makahanap ng magandang trabaho na may malaki ang sahod. Kaya't ako ay nag-aaral at parating kumakayod, lagi na lang napapagod o tapatig katawan. At pagdating sa bahay, sisermonan ka na naman ng iyong mga magulang, dahil pag umuwi ay gabi na, ngunit normal lang ito marahil sila'y nag-alala. At ang gusto lang nila, landas natin matuwid upang ating mga pangarap madali nating matawid. Hanggang sa bandang huli, kinabukasan matiyak, pag tayo'y may pamilya, may sarili ng mga anak, at di lang para sa pera. Kaya't ako ay nag-aaral, kundi para maging matalino, matutunang magandang asal. Ganto talaga ang buhay ng mga estudyanteng mahihirap. Dala-dala ay baon na maliit, ngunit ang pangarap ay kasing taas ng ulap. Piliting abutin kahit hindi ko mahawakan, matutong magtiis kahit pa nahihirapan, para maging maganda ang aking kinabukasan. Naranasan ko na rin ang minsan pag-iskapo, dahilan ng pagtalim at pagbagsak ng aking grado. Dahil doon inisip ko, hindi pa huli ang lahat, mula sa pagkakabagsak ko ay pwede pang iangat ang aking sarili upang ako'y makapasa. Sa pamamagitan ng pagsulat, pakikinig at pagbasa ng aking mga leksyon, naging aktibo sa klase kahit di maalis yon mga negatibong base. Han sa pag-aaral, gaya ng kawalan ng sapat ng financial, para lang matustusan ang aking pangangailangan, lalo na pag may proyekto ipapasa ko kay ma'am. Ngunit anong ibibigay ko? At minsan nagugutom, tinitiis ko na lang pagkat walang sapat na baon. Sikmura'y kumakalam at ang tangi kong gawin, magbalik-aral na lang sa aking mga leksyon nang makapasa sa exam. Ganto talaga ang buhay ng mga estudyanteng mahihirap. Dala-dala ay baon na maliit, ngunit ang pangarap ay kasing taas ng ulap. Piliting abutin kahit hindi ko mahawakan, matutong magtiis kahit pa nahihirapan, para maging maganda ang aking kinabukasan. Buti ka pa nga sa pribado nag-aaral, di kaya sa Ateneo malamang ay salasal. May kutse ka pa siguro na service papuntang school. Kung titignan lang yung buhay, sadyang napaka-cool. Pati dating at postura mo ay napakalakas, ngunit ang grado mo kaya sigurado bang mataas? Kaya para sa mahirap na estudyante gaya ko, dito sa aking kantay sana'y mapalaya nyo ang igit sa bawat bagay na meron ng mayayaman. Dahil di pera kundi utak ang tunay na kayamanan, na balang araw may pagmalaki sa iyong mga anak, na ang tanging puhunan, pagod, sikap at patat, na ang pawis at luha dahil lubang nahirapan. Sa araw-araw na gawain na iyong pinagsikapan, at huwag mong kalimutan na manalangin sa Diyos. Mag-aral ka ng mabuti upang ikaw ay makatapos. Ganto talaga ang buhay ng mga estudyanteng mahihirap. Dala-dala ay baon na maliit, ngunit ang pangarap ay kasing taas ng ulap. Piliting abutin kahit hindi ko mahawakan, matutong magtiis kahit pa nahihirapan, para maging maganda ang aking kinabukasan.